Hello guys, meron tayong quick repair ngayon. Isa siyang Star Crown China. Popular pa rin yung mga ganitong TV guys, lalo na dito sa mga probinsya. Bago pa lang ito guys na mabuksan. So sa tingin ko pa lang ay nasa horizontal section ang sira nito. It's either yung horizontal IC ang sira nito or lost contact doon sa mga pin ng flyback. And then sa inductor, kung kapag ka-inductor naman guys, kapag kasunog yung resistor na katabi nun, malamang inductor na ang sira niyan guys. So buksan lang natin saglit and then tingnan natin, inspect natin yung board. Ito na yung board guys, at inspect ko pa lang dun nga sa kanyang resistor sa tabi ng inductor ay nasunog. So yan, sunog yung 100 ohms na yan na resistor ay sunog. So suspect ito si inductor ang problema. Okay, baliktarin natin guys yung board and then check din natin yung kanyang soldering kung okay. Sa tingin ko okay naman guys. So possible or ang cause nun ng horizontal na yon ay ito yung L441 na yan guys, yung inductor na yan kasi nasunog na yung resistor na R447. Okay, i-check lang natin saglit. Okay, dito tayo sa beep mode sa tester. And then i-check natin ito. Okay, ito. Okay, wala siyang beep guys. So 100% na yan ang sira niyan kaya nagkaka-horizontal. Okay, tanggalin natin yan guys and then palitan natin. Alright, so na-desolder ko na yan and then pwede na nating tanggalin, hugutin na lang. Ayun, natanggal na nga. Ayan, natanggal guys yung kanyang pin. So, minsan kasi guys, habang ginagamit ito, umiinit ito. And then, nakukorrode siya. Yung kanyang aluminum or tanso. Okay, sana kung tanso, pero aluminum yan guys, yung nasa loob niyan. Kaya na, anong tawag doon? Narurunot. Anong tawag doon yun? Parang na... Kapag umiinit kasi guys, nadidegrade parang ganon yung wire. Aluminum yan, hindi yan tanso yung nasa loob niya. Kaya parang nalulusaw, nagiging powder yung kanyang wire sa loob o yung magnetic wire niya dun sa loob. Ayan, so yan. So ito yun. O yan nga guys, corroded nga siya. Corroded yung wire. So hindi ko nabubuksan yan. Pero talagang corroded yan sa loob. Ayan, palitan na lang natin guys ng ganyan. O kaya kung wala kayong pamalit, pwede nyo naman yan i-short na lang. Okay, kagana yan guys. Okay lang na i-short yan sa mga China. Ayan, so try nyo lang guys. Kung meron naman kayong pamalit guys, palitan nyo na lang. So maghanap tayo guys ng pamalit. Kasi madami tayong China board. Alright. Okay, so meron tayong pamalit guys ng... inductor galing din sa China board yan and then i-test lang natin kung meron siyang beep. Okay, meron siya, nag-beep. Alright, i-install lang natin guys, i-install lang natin and then solder natin and then hopefully tapos ng ating repair. Yun lang ang problema niya. Okay, ilagay ko lang guys. Alright, so naikabit ko na guys itong resistor na R441 na yan. Kahit hindi mo napalitan yan, hayaan mo na lang nasunog yan. Gagana pa rin yan guys kasi protection lang naman yun or indication na nasira yung kanyang inductor. Ayan, so kapag ka nasira kasi yan yung resistor ang aako dun sa trabaho ng inductor. So since nasira si inductor, parang fuse kasi yan guys, ano tawag dun, fusible resistor. So testing na tayo guys para tapos ng ating repair. Para makapag-move on na tayo sa ibang repair. Okay. So testing ko lang guys. Ilagay ko lang lahat and then testing tayo. Okay, so final testing na tayo guys and then saksak. Standby and then nag-power on na. Okay lang natin. Ayan, so may sound na siya.
Ayan. So maliit guys dito sa kanyang right side. Malamang yung nilagay natin guys na inductor ay mataas. Ayan, kailangan natin na babaan. Ayan. Or pwedeng i-short na lang kasi natin yun guys. Pwede naman kasi i-short yun. So yan ang epekto guys kapag mahina din yung nilagay mo. Okay, so gawa natin ng remedyo. I-short na lang natin yan para lumaki na yan. Alright. Okay, so nilagyan na lang natin guys ng sana, yan, ng jumper. Dapat jumper na lang kasi natin agad. Ayan, so testing na natin. Alright, so na-jumper na natin guys. And then mag-testing na tayo. Okay, saksak na yan, naka-power. Naka-power on na yan eh. May power on. And then wait lang natin na mag-oscillate. Okay. Alright, so lumaki na guys. Wala na. Ayan, so kapag wala kayong pamalit na inductor, pwede nyo i-short na lang guys. Jumper pala, hindi pala short. I-short, ano ba? Basta i-jumper nyo guys. Ayan, pwede nyo i-jumper. Ayan, so test natin yung mga pindutan. Volume minus, plus, okay. Channel, channel up, okay. Menu, okay. And then yung kanyang TV video, may nakasaksak na yan guys. Ayan, so okay naman. Alright, kapag ka nakatulong naman itong video natin guys at hindi ka pa nakasubscribe sa channel natin, please subscribe. Maraming salamat guys ha. Panunod, share nyo naman guys itong video natin para naman may matulungan pa tayong mga may problemang mga ganitong TV guys. Like and subscribe, maraming salamat sa panunod.